fell in love with ink more than 20 years ago. Yung buong career siguro ng pagiging artist ko, lagi kong kasama yung ink o yung tinta. Through thick and thin, siya yung lagi kong kasakasama. Kahit anong project ang dumating, siya yung madalas kong ginagamit. Katulad din ng brush pen. Since day one na ma-discover ko siya at ituro siya sa akin ng mga veteranong gumagawa ng comics, natutunan ko na ring mahalin ang brush pen. Hindi ko alam kung ano yung official na pangalan nito, minsan tinatawag siyang pen brush. Siguro nga kasi, brush siya, pero mukha siyang pen. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Malaki ang significance ng brush sa mga debuis ng Pilipino, lalo sa mga gumagawa ng comics. Kung isusulat ng buo ang kasaysayan ng comics sa Pilipinas, hindi maaring hindi maisama ang pagkahilig ng mga debuis ng Pilipino sa brush o brutsa na ginagamit sa comics. Nang una nga ako makakita ng original comics page noong 1988, ang una kong naging tanong sa teacher ko, ano kaya yung ginamit dito na pan-drawing? Kasi hindi naman siya ballpen, hindi naman siya pen. Wala pa akong idea kasi noon kung ano yung brush. Ang alam ko lang kasi yung brush ginagamit ng mga pintor. Tapos nalaman ko na meron pala talagang brush na sinasawsaw sa ink at yun ang madalas na ginagamit ng mga dibuhista natin. Maswerte siguro ako dahil naabutan ko yung panahon na matindi yung pagpapahalaga ng mga dibuista sa paggamit ng brush. Yung teacher namin noon, pinipilit kami na gumamit ng brush hanggat maaari huwag kaming gagamit ng pen. Sinasabi niya na pwede lang namin gamitin ng pen, halimbawa kung maglilinya ng mga borders, ng mga panels, o kaya kung magliletra ng comics. Pero hanggat maaari, sa lahat ng drawing, brush ang gamitin namin. Kahit yung mga maliliit na detalye, huwag daw kaming gagamit ng pen, brush pa rin. Noon, ang ginagawa namin, bumibili kami ng isang buong pen brush. Tapos hinahati namin sa dalawa o kaya sa tatlo. Tapos paghahatian namin ng ibang artist. Nakakatipid na kami sa pagbili ng brush. Nakakagawa pa kami ng maninipis na nagagamit namin doon sa mga detalyeng maliliit. Sobrang inspiring yung mga brush strokes ng mga Filipino illustrators. Kung makikita nyo yung mga gagawa ni Redondo, ni Rudy Nebres, ni Vicatan, kahit ni Kuching, makikita nyo na mahusay talaga gumamit ng brush ang mga Filipino. Minsan nga kinukumpara ko yung brush stroke nating mga Pinoy sa brush stroke na ginagawa ng mga Chinese artist. Kasi alam naman natin na yung mga Chinese artist talaga, brush din talaga ang ginagamit. Pero iba yung pitik na ginagamit nila at iba rin yung pitik na ginagamit nating mga Pinoy. Siguro nga kasi yung paggamit ng mga Chinese ng brush patayo. Yung sa atin kasi, ginagawa natin para tayong humahawak ng pen at ng ballpen. Ganun natin ginagamit yung brush. Kaya ang Pino-Pino nung nailalabas nating stroke. Nang makarating nga sa Amerika yung ating mga dibuhista noon, madaling ma-distinguish na gawa agad ng Pilipino. Kasi karamihan ng mga illustrator talaga natin, brush yung ginagamit. Siguro naging signifying factor yun eh. Kung ikukumpara sa mga gawa ng ibang mga bansa, halimbawa yung mga British artists na napunta sa Amerika o yung mga Brazilian o yung mga Spanish, madidistinguish mo agad yung gawang Filipino eh dahil doon sa brush stroke. May mga na-discover pa nga ako sa internet eh na meron palang mga artists, halimbawa dito sa Southeast Asia, meron palang mga Thai artists o galing Thailand na na-influensyahan din pala ng mga Filipino artists. So pinipilit nilang gayahin yung brush stroke natin. Nakakatuwa lang malaman na meron tayong ganitong disiplina sa pagdidibuho ng comics. At maganda nga sanang maipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Kasi alam nyo naman ngayon, di ba? Ang dami-dami ng pen, iba-iba na ang mga drawing materials ngayon, lalo pa digital age na ngayon. Marami ng mga artist ngayon ang gumagamit ng pen tablet, ng mga screen para doon mag-drawing. So ibang-iba na talaga ang disiplina ngayon. Pero maganda sana, mayroong nagtutuloy nung ating disiplina sa paggamit ng brush. Oo, mahirap siyang gamitin lalo sa una kapag hindi ka sanay talagang manginginig ka.
Pero kapag nagustuhan mo siya at na-inlove ka sa kanya, siguradong hindi mo na siya bibitawan. Mahigit 20 years ko na siyang ginagamit eh. Kahit saan ako mapunta, mawalan na ako ng kahit anong drawing materials, wag lang lapis, brush, at tinta. Ang problema lang kasi sa ganitong setup, kapag nagta-travel ako, halimbawa napunta ka sa isang eroplano o kaya sa barko o kaya sa tren, hindi ka pwedeng basta-basta maglabas na lang ng brush tsaka ng tinta. May possibility kasi na matapon siya lalo kapag gumagalaw yung kinalalagyan mo. Kaya naman, nakadiscover ako ng mga pen brush na talagang mas malapit siya sa pen. So ito yung uri ng mga brush na hindi mo na isasawsaw, meron na siyang tinta sa loob. Although kasi yung pen brush talaga na ginagamit ko, meron talaga siyang tinta sa loob. Ang problema kasi hindi ko ginagamit yon. Mas gusto ko pa rin talaga yung sinasawsaw. Pero dahil nga sa pagta-travel, kailangan ko maghanap ng alternative para kahit saan ako mapunta, pwede ko na lang siyang buksan at gamitin kahit anong oras. Ito yung klase ng pen na brush. So alam niyo naman, mahilig ako sa brush talaga. Pero usually ang ginagamit ko ay yung brush na sinasawsaw yung sa ink. Pero meron na kasi ngayong available na mga brush na parang built-in na siya. So parang siyang pen na pero brush yung dulo. So parang mag-review ako ngayon ng tatlong pen brush na ginagamit. Ang madalas kong ginagamit itong Unipin na nabibili lang ko sa ano sa mga bookstore, sa mga art shops. So, madali siyang mabili. Tapos ito naman ay Faber-Castell na nabili ko sa Germany. Tapos ito yung nabili ko online sa Shopee. So ang tapak nito ay STA Pigment Liner. So parang kung ginagamit yung tatlong to. Tapos meron akong na-discover sa kanila ng mga karakteristik na magkakaiba sila. So ayun ang i-review natin. So ang una kong gagamitin ngayon ay yung STA na nabili ko online. Mura lang ang presyo nito. Kayang-kaya to ng kahit sino. Nung una ko siyang sinubok, nalaman ko agad yung ano niya, yung strength niya tsaka yung weakness niya. Kasi itong mga ganitong klase ng pen brush o brush pen, hindi talaga actual na hindi talaga ano to eh, hindi talaga yung brush o yung balahibo gaya nung ginagamit ko na pen brush. At yung mga traditional na brush, di ba, minsan ang ginagamit nila diyan mga ano eh, mga balahibo ng squirrel, mga ganun, mga buhok ng kabayo. Itong pen brush na to gawa sa ano to eh, sa rubber. So goma siya. So talagang malapit-lapit siya sa pen. Kasi hindi siya ganun kahirap gamitin eh. Itong STA, napansin ko, medyo malambot yung tip niya na rubber, rubberized. Kaya kapag nagpulido ka, hindi mo masyadong makukuha yung nipis ng line. Lalo kapag siguro yung style mo mahiling ka dun sa mga maliliit na lines. Usually kasi ganun eh, di ba? Kapag yung sobrang liit na lines, ang ginagawa ng iba, gumagamit sila ng pen na either 0.3 pababa, 0.2, 0.1, meron pang ang ano eh, 0.5. So yun ang ginagamit sa mga sobrang liliit talaga na detalye, sobrang ninipis na lines. Etong STA na nahawak ko, hindi niya kayang gawin yun. Medyo malalaki yung stroke niya. Kapag sinubukan mo siyang iliit, yung kagaya niya, nililiit ko yung mga linya niya, hindi niya talaga nakukuha yung sobrang nipis. Kasi nag-ano siya, lumalabas yung ano niya eh, yung pagkalambot ng rubber niya. Pero overall kasi maganda yung ganitong klase ng brush. Kapag gagawa ka ng medyo malalaking mga figures or malaking drawings, maganda to.
lalo kung hindi mo masyadong kailangan yung mga maliliit na detalye. Ang sunod ko namang tinry ay itong Faber-Castell. Itong Faber-Castell, rubber din yung dulo nito eh. Pero medyo matigas siya. Kaya kapag ginamit mo siya, para kang gumamit ng pen na 0.8. Mas malaki siya sa 0.5 eh. Tingin ko mga 0.7, 0.8 yung tip nito. Pero dahil nga rubber yung dulo, medyo malambot. So, mapipil mo pa rin na brush talaga siya. Pero hindi siya kakagaya ng STA kanina na medyo makapal, medyo manipis to eh. So, kung yung style ng drawing mo ay gusto mo ng mga maliliit na lines, mga maninipis na lines, perfect tong ano, itong Faber-Castell na pen brush nila. Yan, kagaya niya, kung gusto mo ng mga line drawings, madali mo siyang magagawa without using pen. Ang kagandahan kasi dito sa brush pen, kahit imbawa itong Faber-Castell na gamit ko, kahit manipis yung tip niya, nagagawa mo siyang thick and thin. Sa pen kasi, yung straight na pen, dahil nga sobrang tigas ng dulo niya, hindi ka makakapag-thick and thin sa kanya sa isang stroke ah. Kasi kung gagawa ka ng thick and thin using pen, gagawa ka ng mga ano, ng maraming strokes para lang ma-achieve mo yung makapal na line. Dito kasi sa pen brush, isang stroke mo lang yun, kaya mong gumawa ng makapal na linya, kaya mo ring gumawa ng manipis. So, actually, yun ang gustong-gusto ko sa pen brush. Kaya nahihilig talaga ako sa brush dahil dun sa ganun, yung pen, yung thick and thin na hindi nagagawa ng pen. Ito namang huling sinubukan ko ay yung Unipin na normal na nabibili ito sa mga bookstore. Sa National, napakarami nito. Mura lang din ito, wala pang 100 yata ito. Pero ito kasi, ang bili ko rito parang mga 2 years ago pa. Nag-i-stack kasi ako ng marami ng mga ganito. So ito namang Unipin, ito yung pinakamanipis dito sa tatlong pen na, ito, sa tatlong brush pen na ginagamit ko. So parang ito yung 0.3 or 0.5 sa ano, sa pen, sa regular na pen. Mas manipis siya. So madalas to ginagamit ko kapag gumagawa ako ng mga eksena, halimbawa na maliliit yung mga tao. Actually ginagamit ko nga to sa mga straight lines eh. Pwede mo kasi siyang ilagay, i-ruler din. So minsan nagru-ruler ako. Ito yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng pen. So yan, nakikita nyo, mas manipis yung lines niya kaysa doon sa dalawang brush na ginamit ko. So tulad din ng karakteristik nitong dalawang brush, may ano rin siya, may thick and thin. So pwede kang gumawa ng mas makapal na linya sa mas manipis. Yun siguro yung dahilan eh, kaya gustong-gusto ko talagang gumamit ng brush. Yun nga, yung thick and thin na yun. Wala kasing ganung karakteristik ang pen eh. Napaka-plain kasi ng pen. Kung anong pen yung hawak mo, halimbawa 0.5 lang siya. 0.5 lang talaga yung magagawa mo sa kanya, sa lines niya. Kung gusto mo siyang pakapalin, dodoblihin mo yung ano, yung stroke mo. Sa brush kasi, yung makapal na linyang yun, kaya mo ng isang stroke lang. Kung gusto mo namang panipisin, gagaanan mo lang din yung kamay mo. So ayan, yung example.